Hello guys! Kung bago po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe. Now, samahan niyo po akong magluto ng isa sa paborito na aking mga kaibigan. Ang tinatawag na pininyang manok. Well, mabilis lang po siyang lutuin at hindi po siya ganun kadami ng ingredients. Siyempre po, kinakailangan po natin ng manok. Ang tinatawag na manok. Yes. Ang pinili ko pong part ng chicken ay ang pitso or tinatawag na breast. Yung merong skin. Para may taba-taba po siyang lalabas. Then, need po natin ng garlic, ginger, and onion. Ayan guys. At kailangan din po natin ng red bell pepper at ng potato and carrots. Siyempre po, need din po natin ng coconut cream. Coconut cream! Ayan, meron pong nanggugulo sa likod. Need po natin siya ng coconut cream. Or kung wala po kayong coconut cream, pwede din naman po siyang fresh milk or anything na meron kayo sa bahay. Kung kakanggata siya or cream or coconut milk, pwede nyo po siyang ilagay. Well guys, samahan nyo po ako at mag-start na po tayong magluto ng pininyahang manok. Well guys, start na po tayong magluto. Kailangan na po natin siyang iinit ang ating frying pan. Bumbaya! Dahil sa special po pala itong ating lulutuin, so minabuti ko pong lagyan siya ng butter. Ayan guys, lagyan natin siya ng butter. Ayan. Then, a little bit of olive oil. Yes. Mga 2 to 3 tablespoons of olive oil. Okay mga kapatid, pag mainit na po yung ating olive oil, dahil sa special po yung ating pininyang manok, lagyan na po natin siya ng butter. 1 tablespoon of butter. Lagyan lang po natin siya ng butter. Kunain po natin igisa ang luya or tinatawag na ginger, shoga o sa kini, shoga. Isitay lang po natin siyang mabuti. Huwag naman po natin siyang susunugin. Medyo ilabas lang po natin yung aroma niya. Yan. So, okay na po siya. After ng shoga, guys, lagyan natin siya ng bawang or garlic. Guys, after ng garlic, alam nyo, mabili to sa mga kaibigan ko kasi masarap na, masustansya pa. Dahil meron ako nilagay na gulay, tapos meron din syempreng karne. Then, i-next natin yung onion. Tamanegi. After ng tamanegi, hinaan lang po natin yung apoy. Hintayin lang po natin siyang medyo ma-translucent para lumabas po mabuti yung lasa niya. Kasi, isa po talaga sa nagpapasarap ng lutuin yung mabuting pagigisa. Huwag po tayong magmamadali. Iyan po talaga ang isa sa sikreto namin kung bakit masarap yung aming niluluto.
dahil po sa mabuting pagigisa. Then guys, after nyan, ayan, medyo malambot na siya. Okay na yung garlic, onion, and ginger. So, ina-next po natin yung chicken. Ayan. Mabilis lang po talaga siya. Kaya guys, pwedeng-pwede to sa handaan. Yung meron kayong kaibigan na biglang darating. Tapos, gusto nyo din siya syempre pakainin ng masarap. Okay na, sold! Ayan guys, hintayin lang natin siya ng maluto, mabuti, or magisang mabuti. Itakpan po natin siya para mas lalo siyang sumarap. Alam nyo guys, itong butter na nilagay ko, optional lang po to ah. Dahil gusto ko lang po maging special, lalo yung aking lulutuin pininyang manok. Kaya ko po siya ginisa sa butter. Well, after how many minutes, tingnan po natin yung ating ginisang chicken. Yan. But guys, sobrang bilis lang niya. Lalo na kasi yung chicken, mabilis lang naman po siyang maluto. Tapos, nasa sa inyo rin po yun kung gusto niyo talaga siyang lagyan ng coconut milk. Kung meron kayo, kung wala, okay lang. Yung cream, okay lang din. Pero mas masarap po talaga kung meron. Siyempre, special. Well, lagyan po natin siya ng patis or fish sauce. Ayan. Mga 1 tablespoon lang po. Ito po yung magbibigay ng alat lasa sa ating pininyahang manok. Isa po siya sa magpapasarap ng ating pininyahang manok. Ayan. Habang ginigisa nyo po, kinakailangan na siya talagang lagyan ng patis or fish sauce. Then, lagyan na rin po natin siya ng paminta or black pepper. Para habang ginigisa pa lang po, eh yung lasa niya, pumapasok na siya sa loob ng chicken. Guys, saluhin lang natin siya. Shout out nga pala sa aking kaibigan. Kay Shane. Dahil si Shane po, favorite niya to guys. Ang aking kaibigan na si Shane, chicken lang po yung kinakain nun. Kaya pag nalaman niya, may pininyahang manok, matutuwa po yun. Then guys, pwede na po natin ilagay itong veggie, yung ating carrots at saka potato para lumambot po siya. Napakadali lang po talaga niyan lutuin. Special pa. Yan. Saan po natin? Well guys, ayan na siya. After, lagay po natin yung nilagay na potato at saka carrots. Isunod po natin ilagay ang syrup ng pineapple chunk. Ayan po. Natin siya para lumambot. Yan guys. After natin ilagay yung pineapple syrup na nanggaling sa pineapple chunk, pwede na
po natin isunod ang syempre ang ating pineapple chunks. Lagay na po natin siya. Para lalo na po siyang lumasa, sumarap. Guys. Napakabilis lang po niya. Mabilis na, masarap pa. Then, lagay na din po natin ang ating coconut cream. Or kung wala po kayong coconut cream, pwede din pong fresh milk or coconut milk. Alin kung anong available sa bahay nyo or sa malapit na tindahan, dahil sa mabilisan nga, pwede na po yun. Ayan, tingnan nyo guys. Patutuyuin lang natin siya ng patutuyuin. Wow! Tingnan siya para mabilis lumambot. Guys, tingnan natin kung okay na yung lasa niya. Ang sarap. Crunchy. Lagyan lang po natin siya ng konting salt. Mga 1 teaspoon. Yan. Then, kung gusto nyo din po siya lagyan ng tomato sauce or tomato paste, nasa sa inyo po yun. Ngayon po, parang gusto ko siyang lagyan para meron siyang konting kulay. Ito po, lagyan po natin siya ng... Para lagyan lang po natin ng konting kulay. Medyo may pagkakula-kula siya. Para mas maganda po tingnan. Wow! Yummy! Guys, papatuyuin lang po natin siya. Palambutin pa ng konti. Meron na tayong pininyahang manok. Meron na tayong panghanda sa inyong mga bisita. Well, lutuin nyo siya. Try nyo. Matutuwa, panigurado yung pamilya nyo, mga kaibigan nyo, bisita nyo. Dahil sa wala pong 30 minutes, nakaluto na kayo ng masarap na putahe. Isa na naman po tayo, Molokay. Blessed Mira. Pwede tayo lang po natin siyang matuyo ng konti, guys. Ayan. Hinaana lang po natin yung apoy. Alam niyo ba guys, meron akong tip sa inyo. Or yung mga gisarsa na pagkain or putahe, tandaan niyo habang tumatagal siya, laling sumasarap. Kaya lang sa kagaya nito dahil meron siyang coconut cream, medyo delikado pagka mainit na panahon. So kinakailangan kung patatagalin niyo siya, kailangan talaga nasa rep siya. Pwede siguro tumagal, mas masarap siya 2 to 3 days. Grabe, yung salsa niya, yung lasa niya, pumapasok talaga sa chicken. Grabe, the best to. The best tong pininyang manok na to. Try nyo. Alam ko naman maraming version or klase ng pagluluto ng pininyang manok. Try nyo naman po yung aking version. Sigurado, magugustuhan nyo siya. Ayan guys! Look! Tuyo-tuyo na siya, diba? Sarap. Tapos, yung potato niya, hindi siya ganun kalambot. Kaya pag kinagat nyo, crunchy pa din siya. Masarap. Then, after po niyan, pwede nyo nang ilagay tong
red bell pepper. Actually guys, optional lang to mga kapatid. Kung gusto nyo lagyan or hindi, nasa sa inyo po yan. Kaya lang, meron po kasi akong natira na red bell pepper. Kaya ilalagay ko na. Sayang naman kasi. Ayan, ilagay ko na siya. Oh, di ba? Lalo po siyang gumanda. Oh. Tapos, maganda pa siya sa katawan kasi maraming vitamin C ang makukuha sa red bell pepper. Ayan, guys. Okay na po siya. So, see you! Takpan na natin siya. See you! Ayan, guys. Tapos na po ang ating pininyang manok. Ready to serve! Guys, inuulit ko, hindi po ako professional chef, pero masarap po ang aking pininyahang manok. Okay, let's eat. Kain na na. Ayan guys, tapos na po ang ating pininyahang manok. Samahan niyo po ulit ako sa next video na gagawin ko. I-share ko para sa inyo. I hope nag-enjoy po kayo sa panonood, pagluluto, or how to cook my own version pininyahan manok. I am Blessed Mira. Nagsasabi sa inyo ng thank you, God bless, and goodbye. See you next video guys. Bye!